Hi! So, today pag-usapan natin yung mga common scenarios sa freelancing at syempre kung paano natin sila madaling masagot. Paano yung mas okay na sagot sa kanila? So, as a new freelancer na nag-a-apply, madalas nating marinig ang sorry, we decided to hire somebody else, ganun. So, if sabihin sa'yo nung client to, when this happens, you just have to say thanks and wish them well. After all, kasi getting angry will not take you anywhere. Eh. So, at least nga nag-send sila ng message sa'yo and hindi ka nila iniwang hanging, diba? So, ayun. For me, pagka sinabi sa'yo we decided to hire somebody else, move on ka na lang and apply for other jobs. Yun. So, next natin is yung seen zone or unseen. Or hindi na lang kung nakita nila or hindi. Basta, kung seen. Ako kasi, honestly, hindi ako nagki-keep track ng applications ko nung nagsistart ako. Apply lang ako ng apply. Tapos, so, hindi ko alam kung nakita na ba nung client or hindi. Hindi ko rin alam kung yung bang in-applyan kong job, meron na ba siyang na-hire o wala pa. Hindi ko siya binabalikan as in, apply lang ako, kunwari, noon kasi unlimited apply, so apply lang ako marami ngayong araw, tapos bukas marami ulit, so hindi ko na binabalikan isa-isa, so kasi maraming nagre-reklamong ganito na freelancer na parang nag-apply ako dito, tapos nag-aantay ako ng sagot, walang sagot, so ba't nyo yung naantay, diba? So mag-apply na kayo sa ibang ano, hindi naman ito katulad ng mga office jobs na pag nag-apply ka dito, aantayin mo yung sagot, ba? Diba? So, as a freelancer, apply lang kayo ng apply kung saan nyo gusto mag-apply. Huwag na kayong mag-spend time, mag-abang kung nakuha ba kayo dun sa job na yun. So, ako nga, pag yung sobrang apply ako ng apply nun kung saan-saan, kapag may nag-reply na client, hindi ko na ma-figure out kung kailan ba ako nag-apply sa kanya or ano. So, basta hindi ko siya binabantayan. So, move on lang ako. Apply lang ako na apply. So, yun lang. Huwag kayo masyado kakatingin dun sa in-applyan nyo. Mas maganda mag-apply na kayo ng iba. Kinabukasan. Kapag walang sagot dun sa kahapon, di ba? So, yun. Next is yung sasabihin ng client sa'yo na some freelancers charge less. So, kapag sinabihan ka ng ganun, okay lang. Meron talagang freelancers na mas mababa ang charge. Meron talagang mga client na sasabihin yan. Pero huwag kang magagalit sa kanya. Huwag kang magagalit sa client and huwag kang magagalit din sa freelancer na tumatanggap ng maliit. So, instead, parang take mo yun as an opportunity to explain to the client bakit ganyan yung charge mo. So, minsan kasi hindi nila na re-realize, diba? Or hindi nila alam. So, magandang way ito para sabihin sa kanila na kasi I have invested in my skill. I can assure that I can get your results. So, I don't think I can get this amount. Ganun-ganun. So, explain mo nang maayos sa kanya. Huwag kang magagalit. Huwag kayong mag-aaway. So, ayun lang. So, kung sakaling ano lang yun, parang way to open a conversation with the client. Pero kung sakaling ayaw pa rin niya at gusto niya doon sa maliliit na freelancers, then move on. Kasi huwag mong ipilit yung sarili mo doon. Kasi kung hindi niya nakikita yung value mo ngayon, there is a chance na hindi rin niya makikita kahit na mag-work ka na sa kanya. So, yun. Move on lang pag sinabihan ka ng ganun. So, next, pag yung client sabi sa'yo, I needed this yesterday. So, social, diba? May time travel. So, yung ibang clients kasi nakakalimutan nila na meron din tayong life outside work. So, minsan nakakalimutan nila na kung nakakahingi lang pala nila nito kahapon, ganun. So, pag ganun, explain mo lang ng maayos kung na hindi ka pa tapos. Tapos, Kahit na ang pangit nung dating nung pagkakasabi niya, explain mo lang ng maayos. Kasi kapag galit siya, tas galit rin yung sagot mo, edi hindi na kayo nagka-ayos. So sabihin mo,
I did not work yesterday because it's a Sunday, so I wasn't able to finish it yet. So give me an hour or two to submit it to you, ganyan. So mas okay na professional ka kesa yung mag-away kayo. Number five, I need you to write a sample for me. So for a writer, as a writer, hindi ako naniniwala dun sa sample writings kasi dapat as a writer kaya mo bumuo ng portfolio mo eh, and ng portfolio mo and ng samples mo for yourself eh. So dapat enough na yun sa client para malaman niya na okay yung grammar mo and okay yung sentence structure mo and yung style mo, ganun. So kapag naghahanap siya ng sample na siya yung magbibigay ng topic, as much as possible, dapat paid yun. Kasi gagawin mo siya eh. So, kung hindi siya paid, baka naghahanap lang si client ng way para makakuha ng free articles from applicants, ganun. So, for me, hindi ka dapat magbibigay ng samples as a writer, ha? Ng free sample. Dapat paid yun. Ayun. So, pag yung client naman sinabi niya, this is my budget and this is what I need. Tapos nakita mo yung mga kailangan niya, ang dami na hindi naman swak dun sa budget niya. So, may times na pwedeng lowballer siya or parang naninindak ng newbies kasi yung mga newbies, pag hindi nila alam masyado, tatanggapin na lang nila yun, diba? So, ikaw sa sarili mo, kung hindi, explain mo sa kanya ng maayos kung bakit sa tingin mo hindi sapat yung budget niya doon sa kailangan gawin. So, mag-propose ka ng bid mo. Tapos, sabihin mo kasi ito yung mga work involved, ito yung mga kailangan gawin, ito yung mga ano. So, i-try mo i-educate yung client. So, i-try mo i-explain sa kanya kung bakit maliit yung budget na yun for the work required. So, pag hindi siya kumagat sa'yo, move on na and apply to other jobs. Kasi, baka mag-away lang kayo and wala namang magandang mararating yun. Kapag nag-away kayo, tapos napaniwala mo siya na worth it ka, hindi, diba? So, parang mas lalo lang bumaba yung tingin niya sa'yo kasi magmumukha kang ego-centered freelancer or rate-centered, ganun. So, diba? Kung walang magandang madudulot, huwag na kayong makipag-away. So, pag yung client naman sabi sa'yo is, my friend has a VA in the Philippines and she only charges ganito, ganito. So, madalas na sinasabi to ng mga ibang clients na, kasi sinabi sa kanila nung friends nila na, oh, meron akong freelancer from Philippines, ganito lang yung rate, ganyan, 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 ganyan. So, katulad nung, ang kulit ko na lagi kong sinasabi na, huwag makikipag-away, sabihin nyo lang yung, explain nyo sa kanya yung ano, na nag-vary yung rate based sa kung sino yung freelancer, ano yung skills ng freelancer, ano yung experience ng freelancer, and ano yung tasks involved. So, explain nyo nang maayos sa kanya yon kasi baka mamaya hindi niya lang alam. So, ayun, mamaya pag, marami rin akong mga clients na ganun eh. After ko i-explain sa kanila, okay na. Parang naintindihan nila kung bakit tapos pumayag na sila sa rate ko. Ayun. So, instead of no agad, tapos ipopost mo na low baller yung client mo. So, instead na no agad, explain mo sa kanya. At least may 50-50% chance ka pa, di ba? Pwede siya mag-yes or pwede siya mag-no. Pag nag-no siya, move on ka na. So, yun lang. Iwas lang tayo lagi sa away kasi wala namang madudulot yung away na yan eh. Nakakadagdag stress lang yan sa atin. Pag yung client naman sabi sa'yo, I'm sorry, I will not pay for this. So, maraming ganito. Lalo kung sa mga direct clients. So, ito actually yung isa sa mga reasons kung ba't natatakot mag-start yung mga newbie freelancers kasi natatakot silang ma-scam or hindi bayaran ng client. So, for me, as a newbie freelancer, kaya ako sinasuggest na mag-start sa Upwork, sa GoLand, sa mga platform. Kasi, may payment guarantee yun eh.
parang pinoprotektahan kayo ng platform. May fees yun kasi nga pinoprotektahan kayo. So, disregard the fees. Kung may fee, alam mong may 20% fee yung Upwork, edi mag-bid ka ng 20% higher. So, yung take-home mo, yun pa rin. So, kunwari gusto mo mag-take-home ng $10, mag-bid ka ng 12, diba? So, kahit mapunta yun dun, hindi mo na pera yun kasi fee yun eh. So, merong fees ang mga platforms na to dahil pinoprotektahan naman nila tayo and yung reputation nila sa clients. Talaga pinupuntahan sila ng clients. So, ayun. So, huwag na tayo magalit sa fees. And, ayun. Pag-payment naman is guaranteed tayo sa Upwork, lalo kung hourly. Kung naman fixed price yan, make sure na funded yung milestone bago kayo magsimula mag-work. Para sure na mababayaran kayo. Once you have established yourself as a freelancer, pwede na kayong lumabas, kumuha ng direct, and if may portfolio na kayo to show yung kaya nyong gawin, may kaya na rin kayo maghingi ng 50% or 100% down payment before you do the work that you will do for a new client na direct. So, yun. Wala akong solusyon dun sa ano, no? So, meron kasi talaga mga clients na ganun, hindi nagbabayad. So, to avoid that, start tayo sa platforms. So, you can't take a day off. Pag sinabi ng client yun, naku po, walang pakialam sa buhay mo to. Resign ka na. Lagi ko rin sinasabi to, sa umpisa pa lang dapat ng contract nyo, mag-set ka na ng boundaries na minsan mag-day off ka or Sundays hindi ka nag-work, ganun. So, if ever mayroon namang lakad, like for example, may birthday, Thursday, ganyan, or Thursday, may birthday, kung alis ka and hindi ka makakapag-work, ako as much as possible, kasi kung alam ko na alis ako ng Thursday, sisiksik ko lahat sa Thursday morning para magawa ko yung trabaho ng client. So, kahit umalis ako, okay lang. Pero kung may fixed time kayo, tapos dun ka aalis, siguro pag nagpaalam ka sa client, wag yung on the day, wag yung Thursday na, tapos sasabihin mo, hindi ako makaka-attend kasi aalis ako eh. So, sana kung ganun, kung meron kang hindi ma-attendan na workday, yung days before or week before, para makapag-ready yung client, diba? Kasi minsan, work na work na siya, tapos sasabihin mo hindi ka attend, hindi siya nakapag-work, diba? So, iwas din natin yung mga gulat na ganun sa clients kasi hindi naman din sila robot and kailangan rin naman, parang give and take lang rin naman yung relationship natin sa clients eh. So, yun. Paalam kayo agad and set boundaries umpisa pa lang. So, kasi rude yun eh. Kapag ano, tas magagalit kapag hindi ka pinayagan, paano? Magpapaalam ka 30 minutes before, di ba? So, bigyan mo rin ng time yung clients nyo. Next, pag sinabi ng client na, I'm sorry, I have to let you go. Ganun. So, when you get fired, syempre nakakagalit yun or nakakalungkot. Pero the one thing na hindi mo dapat gawin is to look for someone to blame or pull down. So, kahit na may kasalanan sa'yo or kung ano man, don't dwell on that na. Huwag mo na ang sabihin na, kasi si ganito eh, kaya natanggal tuloy ako eh. Kasi yung ganito eh, ganyan. So, doing that will just parang prove dun sa client na, buti na lang, na-let go ko na to. Ganun. So, leave it, class. Move on and look for other jobs na lang. Kaya sinasabi ko na you have to make sure na lahat ng jobs nyo meron kayong nadadagdag sa portfolio nyo. So, if ever may i-let go kayo ng client biglaan, at least may nadagdag kayo sa portfolio and you can move on and look for other jobs. Ayun. So, wag na tayo mag-blame. Wag na tayo mag-pull down. So, thank you. Wish them well. Thank you sa mga natutunan ko. For sure naman may natutunan ka and for sure naman dun sa mga panahon na nag-work ka pa sa kanya, natulungan ka niya dahil may sweldo ka, diba? So do not devalue your past clients kahit na tinanggal ka niya. Meron at meron silang natulong sa'yo at meron at meron kang natulong sa kanila. So do not burn bridges, baka mamaya kailanganin niya. Huwag ka na magmatapang nun and magmayabang na parang nilet go mo ko, tapos kailangan mo ko ulit. So, huwag nang ganun. So, pangit na attitude yun. So, next time sa future, pag kailanganin nila ulit, baka may budget na, ganun. So, ikaw pa rin yung may isip nila kung hindi ka nag-burn ng bridge, diba?
So, yun yung 10 common scenarios. Medyo random siya, no? Pero nangyayari kasi madalas yan sa freelancing world. So, para ready kayo kung ano yung gagawin. So, always, always, katulad ng sinasabi ko, never tayo dun sa away. Never tayo dun sa path na mayroong away at mayroong burning bridges. So, lagi tayo nandun lang sa maayos na usapan. Lahat na dadaan naman sa maayos na usapan, eh.